Okay, so mag-practice kami na ang ano, kung paano pumasa. Okay, kay Jane. Okay. Okay, so ngayon, dahil nga medyo madilim ang ano, ang weather, tapos umuulan siya, nagre-rain shower siya, sa exam mo, pagka mayroon siya rain shower dito, nagkagaya ng ganyan, ito, tapos hindi mo na on ang windshield wiper mo, ibabagsak niya. Okay? So, ngayon, pagka lumakas naman ang ulan, pagka malakas ang ulan at ginawa mong number 2 itong windshield wiper, ganyan, ibig sabihin, ang headlight mo, kailangan mo ding i-on. Kasi, kaya ang purpose na i-on mo yung headlight mo ay para maging visible ka sa ibang drivers. Kasi medyo madilim. So, ang headlight ng sasakyan na to ay nandito. Ito. Igagano mo siya. Okay. Okay, so ngayon, papraktisin natin ang ruta. Okay? Yung full na, yung buong ruta. Okay? So, pero ang ruta dito ay tatlo. Mayroong alternative, number 1 at saka number 2. Okay, yung alternative naman, bihira naman gamitin yun eh. Pero yung number 1 na inano natin at saka itong gagawin natin ngayon ay 50-50 yan. Talagang sila, karamihan pumunta doon, hati-hati. Okay? Okay, so... pagka naman mahina yung ano, yung ulan, pwede mo siyang iganyan, automatic off yan. Yung pag prenes mong windshield down, automatic off. Pero pagka ano naman, yung gusto mo naman naka-steady siya, in every few second, nag-on siya, ilagay mo siya sa number 1. Okay? Okay. So now, let's go, labas tayo dyan, okay? Ilagay mo sa drive. Okay. So, makikita mo ngayon yung isang ruta. Okay, now let's go. Lalabas muna tayo dito, okay? Dito. Ayan. So, ngayon, dito, ikutin mo siya ng paganyan. Okay, good. Now, left turn ka. Pag nag-left turn ka, hindi mo dapat tamaan ang white line sa left side. Kasi you always pretend na mayroong sasakyan dyan. Sa exam, kailangan specific ka. No more, no less. Kailangan detalyado yan, okay? Pati ang timing ng braking mo, timing ng scanning mo, at saka yung steering wheel control mo, gine-grading nila yan, okay? Yung timing ng acceleration, timing ng braking, importante sa exam yun, okay? Okay, so let's make a right turn here. So, braking. Ngayon, ikaw lang may stop sign. Sila wala. So, it means na sila may right of way. Kailangan clear pag lumabas ka, okay? Release the brake. Clear, diba? Yan, ikotin mo. Tandaan mo yung range ng ikot na monobela. Kung hanggang saan siya. Tapos, balik. Ibalik mo ka agad. Ayan, ganyan, okay? So, ngayon, dito naman sa stop sign, magra-right turn ka. Okay, ang curb dito sa right side ay medyo mahaba. So, pag nag-right turn ka sa isang intersection, kailangan makita mo muna yung kalsada bago mo ikutin mo na bela. Lumagpas ang tires. Move forward. Okay, good. Ikutin mo. Ayan, okay? So, kailangan makita mo muna yung kalsada bago mo ikutin mo na bela. Para, ibig sabihin nun, ang front tires mo ay nakalabas na sa curb. Kasi pag inikot mo siya kaagad, possibility na yung tires mo sa likod tatama siya sa curb. Pag tumama siya sa curb, sa araw ng exam mo ay bagsak ka na. Okay? Kasi kaya nila binabagsak yun, ibig sabihin yung perception mo ay hindi pa talaga siya built up. Okay? Ibig sabihin pwede ka pang makatama ng tao o bagay. It dangerous maneuver siya. Okay? Na move forward ng konti. So wala kang right sa buhay. Kailangan clear pag lumabas ka. Okay? Clear ba? Good. Now you go. Huwag ka mag-hesitate, okay? Pag alam mong clear, let's go. Lagi mo ng konting gas. Okay, ayan. Okay? Ngayon, tignan mo ng gas. Pagka straight na ang sasakyan mo, ipo-focus mo ang speed. Okay? Now, let's make a right turn. Signal. Braking. Blind spot. Dito. Good. Nakita mo broken line? Pasok ka sa broken line. Tingin sa light. Ano ba light mo? Green. Tuloy-tuloy ka na. Okay, good. Huwag ka maglagay na maraming gas. Kailangan ano lang siya. Okay, good. Ngayon, dito naman ang ending mo. Good. Now, ngayon, straight na ang sasakyan mo. So, focus ka na sa speed pag wala namang sasakyan sa harapan mo. Pero pag mayroong sasakyan sa harapan mo, mag-focus ka sa, ano? Spacing. Sa 3 to 4 seconds. Okay? Ngayon, magli-left turn ka sa stoplight. Okay? Signal. Mirrors. Blind spot. Sa left, hindi sa right. Braking ng konti. Ayan. Good job. Napapasok ka. Alam mo kung bakit kailangan mo lumingon over the shoulder? Kasi,
pwedeng mayroong pumasok doon before you do. Okay? So, iti-treat mo kasi ito na parang lane change before you make a left turn. Now, let's go. Ngayon, kung saan ka nang galing, dapat doon ka mag-i-ending. So, nang galing ka sa isang lane, kailangan number one ang ending mo dito sa left lane, closest to you. Pag nag-ending ka doon sa pangalawang lane, pag nag-left turn ka, nagaling ka sa one lane only, bagsak ka. Kasi sa score sheet mo, ang tawag yan doon ay lane violation. Pero sa normal driving, kung meron ka ng driver license, you can end up anywhere you want. As long as you know it's clear. So, yun ang pagkakaiba ng exam at saka yung normal driving. Okay? Kasi ang exam ay no more, no less. Nakita mo yung speed limit na 25 miles an hour? When children are present, so sa school zone, pag mayroon ka nakitang estudyante dyan sa sidewalk na naglalakad na naka-uniform, kailangan 25 ay active. Okay? Pag sumubra ka dyan, bagsak ka na naman. Okay? Okay, na braking. Ano ba meron ahead? Stop sign, diba? So, prepare to stop. Kailangan makita mo ang limit line. Pag nawala ang limit line sa paningin mo, doon ka mag-stopping. Timing yan. Always bind the limit line. 1, 2, 3, you go. Kailangan 3 seconds. Yung tinatawag na 3 seconds, yan yung left, right, left. It's enough for you to scan. Speed limit is 25. Kailangan pag nag-drive ka sa area na 25, kailangan you don't drive 5 miles above the speed limit or 5 miles below. Now, braking. Braking. Kasi stop sign yan. Okay, good. Now, prepare to stop. Okay? Now, left, right, left, you go. So, ganun ang exam. Kadetalyado. Okay? Yan, 25 ulit. Okay, so kailangan nyo look ahead as far as you can. Okay, para alam mo ang gagawin mo. Now, let's make a left turn. So, ngayon, mayroong arrow sa road, diba? Lilipat ka doon. Ipakita mo rules. Lingon over the shoulder. Good. Now, lingon, tingnan mo ang limit line. Now, braking harder. Good. Kailangan makisap ka always behind the limit line for pedestrian safety. Let's make a left turn. Let's go. First come, first serve. Okay? Good. Ayan. Kailangan di ka tumama sa yellow line dito. Good job. Balik ka na naman sa 25 miles an hour, diba? Madali lang ang mag-exam. Pagka ito nakuha mo, hindi mo na makakalimutan yan. Ngayon lang, guys, medyo nangangapa tayo. Dahil pinapractice pa lang natin. Ganoon naman talaga yan. Everything is in process. Dadaan ka naman sa mag-ganoon. Alam ka naman pagka, ano mo, pag-aaral mo, eh, graduate ka na kagad. Diba, dadaan ka sa number grade 1, grade 2, diba? Let's make a left turn. Signal, braking, blind spot. Kahit naman it doesn't make sense, kasi nga, hindi naman talaga siya ano, pero kailangan mo ipakita na alam mo ang rules na kung sakali itong left turn na ito ay mayroong connected na two-way left turn sa likod niya, ibig sabihin, lilingon ka. Okay? Alam na examiner na you know the rules. Pag you know the rules, walang dahilan para hindi ibigay sa'yo travel license mo. Diba? Ngayon, dahil galing ka sa one lane, two lanes on the other side, ang ending mo ay the lane closest to you, next to the yellow line, di ba? Kasi you count the lane from the left all the time. Kung saan ka nakaharap. Sandali man lang ang exam. Kaya lang mabilis ang exam, mabilis din bumagsak. Kunti lang na ano, talagang pwede bumagsak. Kahit paglabas ng parang ito, pag hindi mo napansin na mayroon parating, eh, bagsak agad. Kaya, yun. Pero alam ko naman, pag nag-exam ka, perfect ang score mo. Let's go! Diba? Kay God. Oops! Tingin ka doon sa first lane. Yay! Tapos, balik, gasolina. Iporma mo muna, kasi hindi ka pwede tumama. Good. Now, gasolinahan mo. Gasolinahan mo. Ano ba speed limit dito? 45, diba? Okay, now, let's make a lane change to the right. Signal. Mirrors. Blind spot. Good. Pasok. Ayan. Okay, ganyan ano ang speed mo? Di naman speed mo. Turn off your signal. Kulang ang speed mo. 35 ka lang. Dagdag mo pa. 45. Dapat above 40 ka. Sige pa. Gasolinahan mo pa. Sige pa. Ayan. Tapos, pagdating sa speed na yan, huwag ka nang magdidiin ng gasolina. Huwag mo rin bibitawan. Kailangan i-freeze mo ang paa mo doon. Yun ang mahirap kontrolin. Kaya kailangan ng sanayan. Okay, let's make a right turn to stoplight ahead. Now, braking. Braking. Mirrors. Mirrors. Blind spot. Pasok ka sa broken line. Tingin sa light. Ano ba light mo? Okay, now braking. Braking. Okay, good. Now, release ng konti. Okay, kasi green light siya, di ba? So, hindi ka pwedeng mag-stop. Pag nag-stop ka sa green light, ang tawag dyan ay unnecessary.
take a right turn. Go, tingin doon. Clear ba? Good, now you go. So, pag clear, alam mo, pupunta ka na. Now, pull over to the curb right here. Pull over. Braking. Okay, good. Now, pull over. Kailangan i-line up mo siya, ha? Sa, ano, sa correct spot. Not too far. Okay, now, stop. Okay, so, pag pinastop ka ng examiner, you have to make sure na i-straighten mo muna ang sasakyan mo para pag nag-backing ka along the curb, wala kang gagawin kundi hawakan ang manubela sa gitna at lumingon sa likod. Pag pinastop ka naman, it's either before the driveway or after the driveway. Kasi hindi pwede mo i-block ang driveway. Okay? Okay, tingnan muna natin yung ano, baka ano, nandito sila sa likod. Siguradong pupunta yan ngayon sa likod. Alam ko exam yun eh. Okay, so wala naman ang rain. So, ano ang gagawin mo sa windshield wiper mo? Sabi ko sa iyo, exam yan eh. Nandito. Ayan oh, nandito. Doon sa tingga. Exam yan. So, hintayin natin makaalis. Baka sabihin lang, tinaagawan niyo ako ng ruta. Okay, now. Sige nga. I-off mo nga yung windshield. I-off mo para alam mo kung saan. Yan, okay, now, sabi na examiner, okay, I want you to back up along the curb. Okay, so do it. Good. Yan, okay, so, ano, yes, that's it, okay. Good, ayan, okay, no, stop. Hindi ka pwedeng tumingin sa rear view mirror pag nag-backing ka. Ang iba, tumitingin dyan, pero hindi kasi yan ang correct na scanning. Ayaw ng examiner na mag-depend ka sa mirror. Kailangan ikaw mismo ang lilingon. Yung ulo mo, ilingon mo sa likod. Okay, good. Now, release the brake. 2 seconds sa side mirror. 2 seconds sa likod. 2 seconds. 2 seconds. And stop. So, ang examiner is allowed to back up in 100 feet. Pero pag pinapull over ka ng examiner, tapos hinawakan mo ng monobela ng correct, tapos lumingon ka correct, ang scanning mo, ang backing mo, 25 feet lang. Hindi na sila magpapabacking ng mahaba. Kaya lang nila pinapabacking ng mahaba kasi they are allowed to back up in 100 feet lalo na kung nahihirapan ka. Baligtad, ano? Pagka pinabacking ka at nakikita nila na hirap ka sa backing, lalo ka nilang ipapaback up ng napakahaba. Kasi tinitingnan nila kung hanggang saan ka makakatagal. Pero kung alam nila na alam na alam mong gagawin mo, hindi ka tuloy nila pinapabacking. Kaya medyo mabibitin ka. Okay, now let's go. Okay, so, good. Okay, now stop. Bagsak yan. Alam ko bakit? Hindi ka pwedeng lumabas na hindi mo ginagamit ang SMOG bago ka pumunta sa, ano, sa kalsada. Kailangan mag-signal ka, lumingon ka over the shoulder kasi lilipat ka pa from the parking lane to the driving lane. Paano pala kung mayroong nagda-drive doon? Mayroong parating. So, wait. Lumingon ka over the shoulder. Kailangan i-exaggerate mo siya. Okay? Mayroong maparating? Good. Now, let's go. Ayan. Okay. Oops. Huwag ka mag-overlap. Okay. Kailangan dyan ka lang sa lane mo. Kasi ito, walang line. Pero sa residential, you have to visualize that one as a 4 lanes. Parking lane on both sides, curb. Tapos, 2 lanes. 1 each direction. In. Okay, parking lane, driving lane, driving lane, parking lane on the left side all the way. Diba? Ito, pakikinggan mo lang ito eh. Maaalala mo yun. Kasi, ano yan, magbigyan ng guide sa'yo. Okay, good. Now, makikita mo pa yung ruta. Okay, so, pag going downhill sa residential, 25, automatic 25 miles an hour, unless otherwise posted. So, ito naman dinadaanan natin is 25 talaga ito dahil walang ibang, walang speed. So, kailangan braking. Hindi ka pwede mag 30 sa residential. Bagsak agad yan pag nag 30 ka. Let's make a right turn on the intersection ahead, please. So, ngayon pag nag right turn ka, kailangan naman na bela nakaslanting sa right, nakaprepare. Pag nag left turn ka naman, kailangan naman na bela mo ay always straight, okay? Now, pag hindi mo nakita ang traffic after the 3 seconds stopping behind the limit line, move forward. Now, stop. Tingin doon. Yeah, move forward again. Kita mo na. Okay, now clear ba? Yes, you go. Ending mo. Gasolinahan mo ng konti. Tapos, istritin mo muna bela. Gasolina, oops, hindi pwede yan. Kasi nag-overlap ka doon sa left side. Tinutumama yung gulong mo sa left line. Okay, gasolinahan mo pa. Gasolinahan mo pa. Konti. Okay, ayan.
signal, mirrors, blind spot, good, sa left lang. Kailangan specific ang scanning mo. Kung sa left ka papunta, dapat over the shoulder to the left only. Okay? Pagka lane change to the right, over the shoulder, your chin, over the shoulder to the right only. Okay? Kailangan specific ang scanning. Pagka all over ang scanning mo, eh sasabihin na examiner na you need more practice kasi hindi mo lang usang ka talaga tumitingin. Okay? Okay. So, let's make a left turn at stoplight. Ahead ka gaya nito. Left turn ka lang. Ba't ka titingin over the shoulder to the right? At sino titingnan mo doon? Diba? Kina braking? Look over the shoulder to the left. Good. Now, braking harder. Ayan. So, when you stop behind the vehicle, make sure you stop in the right gap when you can still see the rear tires of the car in front of you. Para that way, you can get out anywhere and each step, left or right, na hindi mo kailangan mag-backing. Diba? Now, braking ng konti. Doon ka tumingin sa left line. Left. Doon ka tumingin. Ayan. Okay, good. Diba? Okay, so papasok tayo sa driveway. Let's make a right turn. Broken or solid bike lane, you have to look over the shoulder. Now, braking ng konti. Good. Kasi papasok ka sa driveway. Kailangan mabagal ka. Baka mayroong, okay, release ng konti. Good. Straight it up. Ayan. Dito naman, anywhere in the road, pedestrians always have the right of way. Kailangan makita mo nga kung may mga pedestrians dyan. Okay? Good. After the blue sign, ahead, let's make a right turn, please. Doon yun, sa unahan. Okay, now, braking. Dito. Oops, kailangan makita mo yung kasada. Now, ikutin mo na. Ayan, pagdating dito, huwag ka muna mag-accelerate ha. Wala mo ng gasolina. Isetin mo muna monobila. Kailangan lagi nakaprepare ang monobila sa kaka or gulong. Sa kaka maglalagay ng accelerate. Kasi kung nakaikot ang monobila at nilagyan mo ng gasolina, sa ibang area ka mag-i-ending. Okay, now, park the car, okay? Okay, park the car on the left side. Now, kailangan i-line up mo yung side mirror mo. Sa first line, napapasukin mo na parking space. Move forward. Ganyan siya. Ganyan. Ikutin mo. Ayan. Good. And straight it up. And then, release the brake. Straight na, di ba? Na-stop. Okay, now, anong gagawin mo? So, pag nag-park ka dito, ang unahin mo, pag naalala mo siya, yung parking brake muna kasi ito yung safety. Okay? Ganyan, kanyari ha. Tapakan mo yung braking. Hindi ka naka-drive yan, ano. Okay, so iganyan mo siya. Then, ilagay mo sa parking. One first sa parking brake. Then, put the gear and park. Okay. So, yun ang complete na ruta sa exam. Ilan lang siya? 18 minutes lang. Madali lang siya, di ba? Ang bilis na. Pero mabilis din bumagsak. Kaya kailangan lang natin siyang i-master. Okay? E para hindi ka nag-hesitate. Para alam na alam mo. Kasi ang driving naman is muscle memorization. Siyempre kailangan mo din yung mata, yung utak. Pero yung muscle mo, kailangan masanay siya. Okay? Sanayan lang mga kasi yun. Okay, shout out sa lahat! Mayroon ka ba sa shout out dito? Wala. Okay, bye-bye. Bag-bye ka. Ayaw mo bang makita ka dito? Ayaw. Okay, off ko na. Bye. Yun ang practice ng exam.